Kasima. Welcome back to my YouTube channel. Ng araw na ito, gagawa tayo ng pamain para sa pangtuna. Dahil kapanahonan na naman ng tuna ngayon, season na naman niya. So gagawa lang tayo ng mga dalawa o tatlo piraso para maipakita sa inyo kung paano gumawa at sana makatulong sa inyo, mga kasima. Ang gagawin natin, mga kasima, ito, liksan. Isa siyang plastic. I-strip natin para makabuo tayo ng isa. Okay, meron tayong vise, pang-ipit, gato. At meron akong lagaring bakal. Ganito yung ginagamit namin kapag nagtutuna kami. Ito yung pinakapain namin. Isang plastic na liksan, plastic, yung clear. Nakita naman ninyo kung paano i-strip ito hanggang sa makorte ng ganitong hugis. Tapos ayan, tapos ibabaon yung sima, iinit yung sima para bumaon. Siyempre, lalagyan din ng guide na butas para madaling ipasok. Papainit ko pa itong plastic na to para lumambot konti at i-curb ko na rin siya. At ito, i-curb ko dito. Gumawa na rin ako ng isang pattern. Pag malambot na ito, yan, papakita ko sa inyo mamaya. Pagkatapos na may curb, hindi pa rin tapos, meron pa rin prosesong lalagyan ng sticker dito. Okay, ituloy natin, mga kasima, para makita nyo hanggang sa matapos. A few moments later. Yan, mga kasima, oh. Kasi ang purpose nito, kaya kina-curb namin, kasi binubutasan dito, lalagyan ng nylon upang umikot. Yan, umikot dito. Gaano kabilis mag-retrieve, ganun din ang bilis niya rin umikot. Dalawa na naka-curb. Yan. Meron pa tayong dalawa. Ito, mga kasima, ito, nagawa na natin, na-curb na natin siya. So, ang susunod natin gawin is maglalagay na tayo ng sticker dito sa ibabaw.
clip lure na ginawa natin. Tapos ito yung line natin na 70mm, 60mm pwede, swivel, tsaka skip body. Ito yung kabuuan na setup at ganito yung ginagamit namin panghuli ng talakitok tuna queenfish. Okay, hanggang sa muli mga kasima. Salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat. God bless to all mga kasima. Fish on!